Ayun, oso. Ito na nga mga paps, ano? Hindi na nga natin patatagalin pa. Mag-i-install nga tayo ng gold hang brake arm pang wave. Pang Honda Wave po mga paps. Hindi ko lang din sigurado kung pwede rin to sa XRM. Pero feeling ko pwede naman eh. Alam ko kasi yung pinagkabitan nito ng brake arm natin halos magka-size lang din naman. Okay? So, ang bili ko dito mga paps, 750 pesos to mga paps. So, natawaran ko ng 730. Ayan, kaya ayun, na mas naka minus-minus tayo ng konti. At least, di ba? Tapos, may binili pala ako mga paps na isa pang nut. Ito. Yung para sa rear shock natin. Ayan, papalitan ko na rin ng gold bolts. Ayan, paunti-unti lang. So, ito lang muna sa unahan natin na brake arm. Yung dun kasi sa unahan, ayan, hindi pa ako nakabili. So siguro sa next episode na pagka nagkaroon ulit ng budget sa paunti-unti lang muna mga paps. Tapos ang kakailangan nating mga tools, ito Allen wrench, 6mm or 5mm at dati, ayan, panghigpit dito. Tapos yung pangontra dito, jeez, 10mm. Ito. Ayan, 10mm yan mga paps. Okay. Tapos 12. Ay, parehas pala G's. Dahil dun pang tanggal natin sa stock na dito. Yung stock ng brake arm natin yung dito. Ayan. Parehas kasi G's yun. Pangontra at saka pang tanggal. Okay. Tapos 14. Yan. Para naman to dun sa rear shock natin na nut yung dito. Ayan. 14 yan mga paps. Ayan, 14 to. Yung sa rear shock nut pala natin mga paps. Ang size nito is 14 lang din. Ayan, 14 to eh. Ayan, sana nakita pa yung numero ng 14 ano. Ayan, ayan oh, 14. 14 siya. Yan. Yan. 14. Parang hindi kasya. Parang 15 ata 'to. Yan 'no. Pero sinukat ko 'to sa shop eh. Sinukat ko 'to dong 14 'to. Hindi kasya. Pero may 15 ako dito eh. Ayan, 15. Try natin yung 15. Ayan, Vortex 15 pala ito mga paps. Pasensya, 15. Ayan, 15mm mga paps. Ayan. Tapos ito 14. Try natin sa 14 dito. Oh, maliit nga talaga. Ayan, 15 talaga siya. Ayan, 15 pala. Sorry mga paps. Ayan. So anyway, ayan, ibabaklasin na nga natin yung unahin ko na lang muna to, mas mabilis lang kasi to eh. So tara, baklasin muna natin yung stock. So ayun, natanggal na nga natin mga paps ano? So kailangan pala natin mag install ng washer dito mga paps. Ito masyadong malaki yung butas kasi. Bakit kailangan natin ng washer? Para dito sa bushing ng or spacer ng shock natin. Yan. Pag wala kasi siyang washer na ano, malaki yung bilog. Habang nasa biyahe kasi tayo, posibleng lumabas 'to. Ito. Ito yung pinaka main base ng shock natin. Naka self-pack lang kasi 'to mga paps eh. So kailangan ng washer natin is medyo lapat din dito sa pinaka main base ng shock natin kasi posible siyang umurong palabas, delikado. So kaya kailangan natin ng ganitong kalaking washer, yung sakto lang dito. Ayan, yung makontra lang tong parang paan ng shock natin. Okay, so ayan, so papalit na nga natin tong gold bolt natin na pang rear shock nut na 15mm. Ayan, lagay ko muna to dito.
Tapos dagdagan ko ng isang washer. Yan. Yung saktuhan lang yung butas. Tapos as usual, tela. Yan. Sapinan lang natin ang tela para hindi magasgas. Manipis na tela lang mga paps ang kailangan natin dito. Bili ko pala dito mga paps 90 pesos. So, sa kabila naman, ayan, so same process lang din mga paps. Tapos washer. Ayan. Washer. Tapos another washer. Ayan. And then gold bolt. Okay. Konti pa siguro. Konti pa. Ayan. Ayun. So, okay na. So, doon na nga tayo sa brake arm mga paps. So, tara. Tanggalin natin. So, ito na nga. Jeez. Pang-ontra at saka pang-backlash. Tapos, tatanggalin natin yung chain brake arm adjuster. Ito. Iurong mo siya ng konti papunta doon. Tapos, luwagan mo lang to. Yan. Tapos diinan mo lang yung preno para umurong tong brake rod at makuha natin tong ganito. Ayan. Tapos hugutin mo lang siya. Ayan. So ito na nga. Ito na siya mga paps, yung stock. Tapos ipapalit na nga natin tong hang na brake arm natin na gold. Hang siya mga paps. Hang brand. Hindi makikita. Ayaw mag-focus. Ayan. Hang. Pang wave. So, yun na nga. Kabit na nga natin. Ayun. Plug and play lang ito mga paps. Tapos yung lock nya na 10 mm na nut, tapos 6 mm ata to yung allen wrench. Tapos itong stock na spring natin mga paps sa brake rod, papalitan na natin. Yan. Inuhugot lang naman to eh. Yan. So ipapalit na nga natin to pag ganun. Yun. Tapos yung pang-yung isang ganito dito yan. Ayan. Tapos ito. Yan. Isakto niyo lang tumanga pop sa butas ha, yung butas nito. Ayan, para mapasok siya dito. Diinan mo lang yung preno. Yun. Tapos yung adjuster natin, plug and play lang pala ito mga paps. Ayan. Tapos kayo na lang bahala magtansya ng clearance ng preno. Ayan. Ayan.
So, siguro okay to sa akin. Ayan. Sakto na to. Ayan. So, okay na nga yan. Sakto na yan, mga paps. Okay. So, ganun lang mag-install, mga paps. Plug and play lang naman to. Basta ang bilhin nyo, yung pang wave. Kung wave man yung motor nyo. Kadalasan kasi neto, pang Mio. Kaya, ayun. So, make sure na kung ano yung unit nyo, ganyan din yung bibilhin nyo. Okay? So, see you sa next episode natin, mga paps. Hanggang dito na lang muna yung ating video sa ngayon. So, abang-abang na lang ulit sa mga paparating ba natin na video. Okay? So, thank you for watching, mga paps. And, have a good day. Bye-bye.